Pag-usapan po natin ang bangungot, saka pag-usapan natin ang peligro ng sobrang pag-inom ng alak. Okay, ayaw ko naman talaga kayo pigilan, di ba? Yung iba talaga mahilig. Pero pinapakita ko lang ano yung mga risk factor at meron mga tao delikado kung iinom ng alak. I'm sure meron na kayo nabalitaan na kaibigan nyo, uminom, nag-inuman, natulog, pagising, hindi na gumising, namatay, malamig na yung katawan. Maraming ganyan nangyayari. So, i-explain natin ano yung mga possibilities na nangyayari, bakit namamatay sa tulog, at bakit marami dito konektado sa biglang pag-inom ng alak. Ang bangungot kasi, maraming causes. Okay. Pwedeng dahil sa acute pancreatitis, ibig sabihin, nasisira yung lapay. That's one cause ng bangungot. Pero ito medyo luma. 1980s, 1990s, ito iniisip nila. Pero lately, no mga year 2000, ang bangungot na associate sa sakit sa puso at irregular na heartbeat. So, just in case sumobra ka sa pagkain, ang lakas ng nainom mong, dami mo nainom na alak, so pwedeng mamaga ang pancreas. Yan, namamaga. Lalo na kung merong mga gallbladder stones, nagbabara, nasisira yung lapay, yung pancreas, namamaga, meron namamatay sa pagtulog. That's one possibility. Isa naman, kung dati ka nang may sakit sa puso, minum ka ng maraming alak, meron din nagkakasakit. Alcoholic heart. Kasi minsan di rin tayo nagpapa-check up eh. Ito po risk factors, bakit biglang namamatay? Sudden cardiac arrest. Ano mga causes? Maraming cause. Dating may sakit, sigarilyo, high blood, dating may history sa family. Pero tingnan nyo po ito, focus mo Doc Lisa. Number 8, excessive alcohol consumption. Pag sobra ang pag-inom ng alak, risk factor na biglang humihinto ang tibok ng puso. Bakit nangyayari ito? Isang dahilan, merong mga Pilipino nagkakaroon nitong abnormality sa puso. Ang tawag po dito, Brugada syndrome. Isa po akong internist, cardiologist, talaga linya ko ito, mga ECG, 2D echo, ito yung inaaral namin. Dito po sa ECG, anterior chest leads, tawag namin dito, V1, V2, V3, dito nilalagay yan sa harap, abnormal yung ECG. Focus mo, Doc Lisa. Dapat kasi pantay lang yan eh. Pantay lang yan, level lang yan dito. Itong QRS na nakita nyo, patalon, parang may kurba, abnormal yan. Abnormal yung kuryente ng puso. Pag may ganito, tawag dyan Brugada syndrome. At pag may Brugada syndrome, higher risk mamatay bigla. Proven na yan. Higher risk na biglang hihinto yung puso. Ang tawag natin dito, sudden nocturnal death syndrome. Nocturnal gabi, death na matay. Sudden death at sleep na mamatay habang natutulog. Pag may ganito. So, pag merong ganito, dapat ingat na talaga. Pwede kayo pa ECG para pa-check natin. May gamutan dito, napakamahal, lalo na yung may atake na, nilalagyan siya ng aparato, para siyang pacemaker plus ang tawag namin dito, ICD. Milyones eh, mahal to. Parang kinukuryente yung puso pag magloko. So, pag merong ganitong Brugada syndrome, bawal na uminom. Kung may dating sakit sa puso, iwas na sa pag-inom. Isa pa, problema din sa pag-inom ng alak, kahit wala kang sakit sa puso, meron din tinatawag na holiday heart syndrome. Hindi naman kailang holiday. Holiday lang nag-inuman. Pero tayo naman eh, nag-iinuman kahit walang holiday. Minsan, matagal nag-lockdown, hindi nakainom, biglang iinom, hindi po maganda. Ibig sabihin kasi, malinis na yung katawan mo eh. 6 months ka nang malinis, hindi ka umiinom eh. Nasanay na yung katawan mo, walang alcohol. Tapos babanatan mo. Kung dati umiinom ka ng 5 boteng beer, kayang-kaya. Ngayon, pag 5, hindi kaya ng puso. Mabibigla. Mabibigla siya. Rapid pulse, hirap huminga, chest pain, minsan nagmamanas pa. Itong holiday heart syndrome naman, ang nagkakos naman siya, irregular heartbeat din. Atrial fibrillation naman to. Nadi-dehydrate dahil sa daming pag-inom na atrial fibrillation. Hindi naman namamatay agad pero pwede kang atakihin, madadala sa ospital. Okay, so nakita nyo ha, maraming dangers. So, isa pa, kung dagdag ko na rin sa alak, mga babae, lalo na kung buntis, bawal po uminom. Kita nyo, focus mo Doc Lisa, ang daming risk factor sa buntis, oh, malalaglag ang baby. Ang baby, mamamatay yung baby sa loob, premature, lalabas ng maaga,
ito magiging maraming sakit ang baby, mamamatay pag bago. Ang daming mga risk factors sa buntis at sa babae ang pag-inom ng alak. Sabihin nyo, Doc, ang Killjoy mo naman eh. Gusto namin talaga eh. Huwag mo kami pigilan. Okay, kung talaga hindi makaiwas, sa akin iwas na lang. Lalo na kung may edad na, 40, 50s na, iwas na lang. Nood na lang tayo ng videos, di ba? Tubig na lang, juice na lang kung gusto nyo, non-alcoholic beer. Pero kung gusto nyo talaga, may limit. Ganito po ang limit. Sa babae, choose one lang. Isa lang. Isang boteng beer, isang glass ng ano ba to, beer din to, wine. Ang wine, ganito lang, kalahating kopita. Pag hard drinks, ganito lang, one shot lang, 1.5 ounces. Ganito lang. Pili lang ng isa. Sa babae, pili lang isa. Isa nito, isa nito, isa nito. Hindi pwede pagsabayin lahat. Hindi pwede porque hindi ka uminom ng isang linggo. Doc, gusto ko lahat. Hindi pwede. Sa babae, ito ang limit. Tigi-isa lang. Kasi mas payat ang babae, mas maliit ang katawan, mas mabilis malasing. Pag lalaki na medyo malaki, 160 pounds, pataas, pwede dalawa. Dalawang beer lang, or gusto mo, dalawang wine glass, o dalawang shot. Yun lang ang recommended. Pag lumampas kasi, medyo delikado, di ba? Pag lumampas. Ngayon, paano hindi malasing at hindi magkaroon nitong abnormal heart beating, hindi mamatay sa pagkatulog, merong mga tips tayo. Pakita natin, Doc Lisa, bilangin yung iniinom. Baka lumalampas na. Kain muna. Damihan mo na lang pagkain mo para kahit papaano yung alak, hindi mabilis ang pagpasok sa katawan, di ba? May pagkain, nahahalo sa pagkain. Matuto umayaw. Ito, tagalan. Maghintay ng oras. After 1 hour, tsaka iinom. After 1 hour, ulit. Bigyan ng oras ma-metabolize. At ito po, napakalaga. Spacer. Bawat isang beer, isang basong tubig. Kailangan may tubig. Isang beer, tubig na naman. Di ba? Tubig ng tubig. So, nakita nyo, water, match any alcohol consumption with equal amounts of water. Water talaga, napakalaga. Water diet. Damihan ang tubig kahit umiinom ng alak. Okay, so yan po tips natin para makaiwas sa bangungot at hindi tayo biglang madisgrasya kasi may kaibigan kami na disgrasya. Ang daming ganyan nangyayari eh. Hindi sanay uminom, napilit, uminom, namatay. So, ingat lang po, take care lang po. Nakita niyo naman yung mga limit. Ha? Konting bawas, ayaw rin natin ma-beer belly. Lalaki rin ng tiyan. Pwede ma-liver cirrhosis. Pwede masira yung brain cells. Marami pa mga problems eh. Alam ko, masarap uminom. Pero minsan, trabaho na lang tayo. Gawa na lang tayo ng project. Diba? Magbasa na lang tayo. Mas, at least, mas gumagana yung utak natin. Mas healthy pa tayo.